Pinara ng mga barangay traffic enforcer ang itim na kotseng ito at backup na SUV dahil sa traffic violation sa EDSA Northbound Extension sa Magallanes, Makati noong Lunes. Tumagal ng ilang minuto ang diskusyon. Maya-maya, bumaba na ang babaeng pasahero mula sa likod. Dinuro-duro at sinugod niya ang mga enforcer. Sumunod sa kanya ang tatlo pang lalaki. Makikita rin kung paano sinuntok ng isa sa malalaking pasahero ang enforcer na sumita sa kanila. Ang babae naman, binatukan ng isa pang enforcer bago sila umalis. Kwento ng traffic enforcer na binatukan ng babae, dumiretso ang sasakyan kahit pula ang stoplight. Mas napagpara po namin, ang nagbaba ng bintana po, yung nasa likod po, yung pinaka-boss nila. Tapos, pagka di sinabi po namin, boss, may stoplight po. Kung ano-ano na po sinabi sa amin, pinagmumura po kami. Ang sabi, mga basura kami. Dahil sa takot, pinaalis na lang daw nila ang sasakyan, pero doon na sila sinugod. Kinilala ang may-ari ng sasakyan at isa sa mga pasahero na si Arnold Padilla, isang residente sa lugar. Ang kanyang misis at bodyguard naman, anak unang nanakit sa mga barangay enforcer. Kinakabahan din po kasi alam po namin mga may mga dala po sila eh. Kaya medyo nangilag din po kami. Kung tutusin, niwasan na raw ng mga enforcer ang grupo ni Padilla. Pero noong Lunes, bagong kotse ang ginamit ito, kaya hindi nila nakilala. Kilala na siya ng barangay kasi may mga kaso na rin na naisampa dito. Nagsampa na ng kasong direct assault laban kay Padilla, sa asawa nito at sa bodyguard na sumuntok sa enforcer. Sinubukan namang puntahan ng News 5 ang bahay ni Padilla para kunin ang kanilang panig. Pero mahigpit ang gwardiya ng subdivision at ayaw magpapasok ng media.